Ilang kilo to? Start. Ang kilo? 1.5. Kalahati lang. Paper powder. Kalahati. Kalahati. Salt. Ba't ito yan? Rock salt? Oo, rock salt. Luto na. Pasay, ganun. Dapat. So, walang YouTube, ganyan yung ano nyo. Harina, guys. Isang kilong harina. Paghalaluin nyo. Tapos, asin. Pero mas maganda na ito, ano yung kutsarang iodized salt, isang kutsarang paminta. Tapos ang kutsarang garlic powder. Yan lang yung ano niya, lalagay nyo dito. Tapos halo-haloin nyo na siya. Ganun lang siya. Nahalo ko na to, nahalo-halo na namin ito. Mamaya naman sa pag-coating sa pagluto. Cooking time. Ayan ito. Prepare na yung mga manok. Manok yung harina na may flavor na. Tapos temperature, max nyo lang ito para uminit na kagad yung mantika. Dalawang use pa lang itong mantika natin. Unang load, ito pangalawang load. Naka-max lang siya para mabilis uminit. Tapos ito yung manok natin. Natimplang manok. Sausaw nyo lang siya. Sausaw. Para wet. Tapos, lagay nyo sa breading kagad. Yun. Hindi na kailangan ng wet dry wet dito. Dry method lang to. Yan. Ano nyo ng mabuti mga singit-singit. Yan o. Lagay nyo ng harina. Singit-singit. Ito kasi nagpapaganda pag naluto yung manok. Bog ano siya. Nakakatakam siya tignan.
yung mga sungit-sungit. Yan, o. Yan yung nagpapasarap sa manok. Kasi pag naluto yan, nakaangat ng balat. Sobrang sarap niya, tignan. Tignan siya mabuti. Yan, yan. Check nyo. Kailangan malagyan lahat. Yan, pagka okay na, yan, ang ganda, o. Ayan, o, buhag-hag, o. Ang ganda niyan pag naluto. Pagayin nyo lang. Tapos, patuyuin nyo siya. Ayan, patuyuin nyo para ma-absorb nyo yung ano. Ma-absorb nyo yung ito naman tayo. Legs naman. Isang legs. Ito yung maganda pagkano yun. Hamasin nyo na mabuti. Yan. Yan o, no? Ganda yan o. No? Yung balat kasi nagpapaganda yan eh. Kaya pag pinituran mo siya, grabe yung ganda. Ganda pa ng kulay na ito. Maganda kulay na ito kasi may ano eh, may paprika. Yan, dalawa lang muna lutuin natin. The rest, chicken wings na. Ito, yung chicken wings, iba yung timpla na ito, ha? Iba timpla ng chicken wings namin. Magkaiba silang timpla. Ito kasi pang fried chicken. Ito, chicken wings. Yan. Chicken wings namin medyo mamula-mula. Pero same lang sila ng temperature ng luto. So, ayan, medyo kumagulo na yung mantika. Pero matagal pa. Kailangan kulong-kulo. Munok natin. Dalawa lang muna. Kasi magluluto ako ng maraming chicken wings eh. So chicken wings namin, ano to? 24 pieces kasha dyan. Ito naman, kahit ilan na ito eh, kahit mga 5-6 na manok dito. Kasha. Breadings ko muna yung ano, manok. So ito na guys, try natin kung mainit na. Pag mainit na, pwede lang natin ilagay. Yun, okay na. Ito yung chicken natin. Kailangan mainit na mainit yung mantika bago nyo ilagay ito. Yun, ang ganda oh. Yung manok natin, na-absorb na niya yung ano, harina. Tasaloy na natin siya ng chicken wings. Chicken wings tong iba guys. Hinaan mo na siya ng 140 degrees. 140. Oh, meron na. Tagal mo yung gloves ka. Minute pa. Maling brown kagad. Basta tama yung minute. Karancho. Lagay mo ang muna sa akin. Ano? 2 minutes. Bago. Thank you.
Grabe, lumutang. Pag lumutang na, luto na. Damn, grabe, para. Kaya na yan. Pag-in ko na. Oh, wala na. Grabe. Yung mga itsura. Yung itsura ito. Damn. Cool down yung lata. Cool down 2 minutes. Ano to? Luto na yan. Grabe ka na yung tsura. Tsura niya pagka sa liwanag. Crunchy, no? Lutol na lutol. Sumat. Ting. Costing the fried chicken 1 kilo leg and thigh 9 to 10 pieces, 1 kilo po yon ng 180 pesos, 180 pesos, 9 to 10 pieces, depende sa hiwa at sa laki. Bale yung 180 divide 9 kay balit ng 20 pesos per piece, 20 pesos per piece. Sa ingredients, salt, pepper. Sa ingredients, estimated price, salt, pepper, powder, paprika, MSG, flour, oil, tsaka electric. Estimated niyan, 20 pesos. Kasi hindi mo naman gagamitin lahat ng lahat ng salt . Per lang siya, serving spoon. Tapos yung sa egg, 10 pesos, tapos yung sa rice, 10 pesos. 20 pesos bale para sa silog. Pag i-add mo yung yung sa chicken ingredients tsaka yung egg and rice, malabas 60 pesos, 60 pesos per fried chicken yung finished product. SRP ng fried chicken is 90 pesos, depende po yan sa sa ilalagay nyo yung SRP price, pwedeng 100 or 120, sa amin 90 pesos. Tapos yung net income ng per order na tubo is 30 pesos. Yun lang. Sa 90 pesos na SRP, 30 pesos yung tubo. Depende na sa inyo paano nyo dadagdagan. Sa amin kasi 90 lang. So, yun lang. Yung price namin. Sa milk tea.